pagka pinag-uusapan na tungkol sa pananalapi, tungkol sa pag-iimpok, investment, at marami pang iba. Okay, Armand, kamusta ka? Good morning. Good morning, Ma'am Chichi, Papa Bear, Father Nick. Magandang araw sa ating lahat. Sa lahat ng ating kapanalig, masaya po tayo na nandito tayo ulit. Alright. Alam mo, Armand, you have been with us for ever since, no? For a long time already, at natutuwa talaga kami na itong ating partnership ay nagtutuloy-tuloy. But for the sake of our new listeners, yung pong hindi pa nakapakinig dati sa Armado ka, tell us kung anong mga pinagkakaabalahan mo ngayon. Yes. Well, ganun pa rin sa nakaraang dalawang dekada na involved tayo, una bilang trabaho dahil dun sa Colayco Foundation na tinayo ni Francisco Colayco at ng kanyang pamilya na gustong makapagbahagi ng mga experience, konting kaalaman. We are not the only experts in providing financial literacy, but sharing our experience in managing personal finances, mainly because kami rin, kailangan namin hawakan ng tama ang aming pananalapi, ang mga nakita namin sa aming experience at sa ibang tao, sa aming mga nakasalamuha. Si Mr. Colayco ngayon, he will not mind naman, he's turning 78 next month. Ako naman ay 54, so parang isang generation ng on the senior age, generation na nag-aaruga ng pamilya. At ngayon nga ay natutuwa tayo na marami na rin kabataan dun sa next generation ng mga millennial, hindi lang ako, katulad ng sinabi ko kanina, na nagbabahagi ng kanilang kaalaman at karanasan sa mga problema, sa mga challenges, issues sa paghawak ng ating pananalapi. Maging tayo ay individual na empleyado, negosyante, o taong bahay, housewife o husband, basta pinagkatiwalaan na kasi ng pera, Papa Bear, eh, di ba? Basta umahawak ng pera, dapat may some form, level of financial literacy. Okay. Armand, yung involvement mo sa Peaceabilities at saka sa kooperatiba, ito ba yung nagtuloy-tuloy kahit nakapandemya tayo? Yes. Patulad ng lahat ng sektor ng lipunan, lahat ng bansa, naapektuhan at naapektuhan ng grabe. Pero ganun pa man, ito ay tuloy-tuloy pa rin. Miski na sa aming advokasya na dati, prior to pandemic, two to three times a week, nagsasalita tayo face-to-face. Tapos nagbebenta tayo ng libro, physical na libro, tungkol sa pananalapi. Nandyan sa mga, siyempre, sa mga tindahan na alam na bilihan ng mga libro. Tapos konting presence sa social media dahil hindi pa masyado mainit ang social media noon. Mm-hmm. At dito sa traditional media, sa Radio Veritas, siyempre, at pagminsan sa television. Dumating ang pandemya, apektado lahat. Unang face-to-face seminar ko, nangyari lang ngayon taon, last month. Mahigit dalawang taon, wala talagang face-to-face. Ma'am Chichi, siguro kahit paano na napagtatanto mo na kung paano ako siguro kapag face-to-face. Hirap na hirap ako. Kapag ganito, virtual, parang I'm not at my element kapag nagbibigay ng seminar, virtual seminar. Ganun pa man, tulad ng lahat ng tao, kailangan matutong mag-adjust. Yung paborito kong acronym, lalo na pag sa araw-araw na dumarating, SSC, we should always regularly review what we will stop, start, continue sa larangan ng pera, larangan ng negosyo, larangan ng pagpapalaki ng bata. Ngayon, 5 years old na yung opo ko, meron na rin ibang SSC na regular kong dating ginagawa, hindi ko ginagawa or ginagawa ngayon o ginagawa ko noon sa kanya na hindi ko ginagawa. Ganyan talaga ang buhay, na life is full of adjustments. Miskin na sa ating pananampalataya, di ba? Lalo na excited ako dito sa
coming month, basta meron kaming kasing ibang gagawin sa Month of the Rosary, Papa Bear. Pipilitin namin na magamit itong dapat na mas maayos na pamamaraan, yung being virtual. Sige, let us know, ha? Let us know about it. Baka ma-i-promote natin dito. Okay, so Arman, let's get into the topic. 100 days till Christmas, maghanda, mag-ingat, magsaya. Paano mo gustong i-approach itong paghahanda para sa Kapaskuhan? Well, una kasi doon sa, lalo na sa 30 million na nagtatrabaho, 30 plus, almost 40 million na nagtatrabaho na Pilipino dito sa bansa, mga 10 million sa ibang bansa, yung mga ating mga migrante manggagawa. Pagdating ng December, o Kapaskuhan, di ba yan yung parang may karapatan tayo maglustay? Pag-uusapan ko lang po yung kaperahan. Nandyan po si Papa Bear at si Ma'am Chichi para sa ating spiritual preparation for the Yuletide season. Pero sa larangan ng kaperahan, pagdating ng Kapaskuhan, parang yan yung panahon na may karapatan tayo maglustay, lalo na yung mga iba na limitado ang pananaw. Binibigyan pa tayo ng 13th month pay, Ma'am Chichi, di ba? Pag mga regularly employed, extra month salary. Talagang pwede akong maggastos ngayon. Yung mga kumpanya na may kakayanan pa at very generous, nagbibigay pa ng 14th month, 15th month. By the way, magkaiba po ang 13th month pay sa mga bonus. Ang 13th month pay po, pag kayo ay empleyado, hindi po ito bonus. Hindi po ito out of the gratitude of the company. 13th month pay, basta kayo ay nagtrabaho ng 30 days o isang buwan sa loob ng isang taon, you are entitled, prorated, 13th month pay. Nakalagay po yan sa batas. Kaya nga, kapag gumadating itong mga panahon na ito, sa usaping 13th month pay, ang mga employer na kukumukunot ang noo, Papa Bear, yung mga employee natutuwa kasi may 13th month pay. Yung paalala ko po, iba po ang 13th month pay sa mga bonuses. Yung 13th month pay ayon sa batas, yan po ay dapat ibigay ng employer kung kayo ay at least nagtrabaho ng isang buwan sa isang kumpanya. Misingin na nga umalis sa Ma'am Chichi, yung kinwari nagtrabaho ka sa isang kumpanya January to June. Anim na buwan, tapos nag-resign ka, kasama sa separation pay mo is a prorated 13th month pay kapag ikaw ay umalis. So ganun din, lalo na kapag ikaw ay kapapasok lang, pumasok ka ng October or November at nagtrabaho ka dun sa kumpanya, entitled ka rin sa 13th month pay. Ang paalala lang kasi natin, unang-una, yun nga, kulang na nga tayo sa kaalaman, disiplina, kadalasan sa paghawak ng pera. Ngayon, meron tayong extra pera. Ma'am Chichi, Papa Bear, yung mga ibang mga kumpanya, para mawala na yung pressure sa kanila, kadalasan po nangyayari ito, binibigay yung sweldo December 15, kabuuan na ng buwang December. So, malaki-laki. Kumpara dati, every 15 and 30 ang tanggap mo ng sweldo. Pagdating ng December 15, nasa yun na yung kabuuan na sweldo ng December. Tapos isasabay pa yung 13th month pay. Ha? Di tuwan-tuwa ka talaga. Naku, talagang merry ang Christmas. Dahil halos dalawang buwan na sahod. Susunod pong sweldo nyo is January 15 na. Yung December 15 hanggang Three Kings, pag minsan na father, di ba, doon nagre-reunion pa hanggang Three Kings. Nako, yung mga aktibidades na may kinalaman sa pera na hindi mo naman ginagawa ng January to November, except siguro your birthday, yung mga handaan, yung kainan na ihahanda mo, yung regalo. Pag minsan dyan nagkakaroon ng conflict sa utak ng tao, Ma'am Chichi, di ba? The essence of generosity, gift-giving, nagiging cause pa ng stress, source pa ng stress. Di ba? Ito, nagaluhan na naman. Ito, naku. Imbis na merry talaga,
and have the spirit of giving, the true essence of generosity, nagkakaroon pa ng undue stress. Kaya ito, minarapat natin, halos pinilit ko kay Ma'am Chichi, habang may 101 days kasama po yung December 25. Kung hindi kasama yung December 25, 100 days to go, Christmas na. Eh, maganda pag paalala na natin, paghandaan po natin itong darating na Pasko. Mabilisan, kailangan na natin ng pondo. O, ihiwalay ko muna yung 13th month pay tsaka yung sweldo niya ng December. Kaya nyo ba magtabi 100 pesos kada araw? Para kahit pa paano may 10,000 kayo pagdating nung Pasko, kesa po yung wala tayong kaplano-plano, wala tayong paghahanda, kung ano po yung dumating sa atin ng December 15, wow, limpak-limpak, ang daming pera. Eh, burara at careless tayong labas lang ng labas. Naku, maniwala po kayo, ang luwag ng ating mga bulsa, pitaka, kapag tayo hindi naghanda at wala tayong nilagay na plano kung paano ang ating, sa English, maganda ang salita, disbursement, yung paglabas ng pera. That's a simple, big word, lalo na pagdating nitong Kapaskuhan. Kasi walang masyadong saving, investing na gagawin kapag December. More of, almost all, spending. Lima lang po yung activities in managing personal finances. Naku, pagdating itong Christmas season, huwag naman po sana, napakaluwag, napakalaki, napakalalim ng puro spending ang ginagawa. Yung mga disweldo, 15 and 30, every 15 and 30, every sweldo, kayo nyo bang magtabi 3,000 every payday? Ang laki naman, ang dami ko pang gastusin. Eh, kailangan mo natin pagandaan yung mas lalong malaking gastusin sa hinaharap. Eh, yung 3,000 o 5,000 na lang para maganda-ganda. 5,000 every payday starting this payday pag hanggang December 15. May 35,000 po tayo. So, medyo, diba, parang siguro naman eh, malaking tulong na. Simply put, as early as now, eh, tingnan na ho natin kung paano natin paghahandaan, lalo na ang ating Christmas fund. Yung okay, December 15, 30 na sweldo natin, yung 13th month pay po natin, hindi po yun ang Christmas fund natin. Kung meron tayong education fund, emergency fund, cash reserve fund, sana po yung 13th month o anuman windfall na makukuha natin sa Pasko, hindi po yun ang Christmas fund natin. Binubuno din po ang Christmas fund. Yung iba, eto, hindi na sila masyadong mahusay. Hindi na masyadong mahusay ito, ha. January pa lang, naghahanda na ng Christmas fund. Yung mga magagaling na at maayos na na sa paghawak ng kanilang pananalapi, through the years, may nalikom na silang pera. Itong pera na to, ini-invest nila. Kung anong kitain noong pera na yon, yun lang ang gagastusin nila sa Pasko. Kaya yung bukang bibig ko, pasensya ka na sa regalo, ha. Medyo mahina ang negosyo, ekonomiya ngayon, kasi aminin ko na po, ako po yun, meron akong Christmas fund na tapos ko po yung buuin 2016, parang ganun. Naka-invest po yan. Pag merong taon na maganda ang takbo ng ekonomiya kasi naka-invest po siya sa mutual fund, aba, maganda yung pangregalo natin sa mga nireregaluhan natin. Pag sa panahon po, lalo na the past 3 years, hindi maganda yung performance noong nilagyan ko ng aking Christmas fund, talaga pong tipid ang aking regalo at naiintindihan nila yun. Kaya kapag tayo nagdadasal na para sa sarili natin, para sa bayan natin, talaga pong nagdadasal para sa bayan. Dahil yung kagandahan ng resulta ng mangyayari sa bayan, meron akong direct benepisyo dahil ako ay nakataya. Oo nga naman.